isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay panibagong kaalaman na naman ang ating pag-uusapan. Kaya sa aming mga tagapakinig ay mangyaring ihanda ang inyong mga sarili dahil ang pag-uusapan nating paksa ngayon ay panigurado sa inyo'y kapakipag-inabang. Ano pa't hindi na natin patatagalin ito at ating simulan ang talakayan patungkol sa mga anyo o pamamaraan ng diskurso. Ngunit bago ang lahat ay mangyaring magkaroon muna tayo ng pagbabalik-tanaw sa nakaraang paksang iting nalakay. Ano nga ba ang kahulugan ng diskurso? Binigyang katuturan ito ng Diksyonaryong Ingles-Filipino taong 1984 bilang magsulat o magsalita ng may katagalan o kahabaan. Sa madaling sabi, tayo dito ay binibigyang din dito ang pagbabahagi ng ideya o kaalaman ng may katagalan o kahabaan. At ang kalamang ito ay dinagdagan pa at ang katuturang ito ay dinagdagan ng Webster's New World Dictionary taong 1975 bilang isang anyo ng diskurso na tumatalakay sa isang paksa, pasulat man o pasalita. At ito isang paraan rin ng pakikipagtalastasan, pakikipag-usap o anumang paraan ng pagpapahayag ng ideya tungkol sa isang paksa. At ating pakatandaan pag sinabing diskurso, maaari itong ito'y nasa paraang pasalita o pasulat. At ang talakayan sa araw na ito ay nakasentro sa anyo pamamaraan ng diskurso sa apat na anyo pamamaraan. Ito ay ang paglalahad, pagsasalaysay, paglalarawan, at ang panghuli ay ang pangangatwiran. Ngayon, magsisimula tayo sa unang anyo o pamamaraan ng diskurso. Alam ko naman na hindi nagbago sa inyo ang mga salitang ito. Dahil panigurado'y napakapamilyar ninyo kung ano nga ba ang paglalahad, paglalarawan, pagsasalaysay at ang pangangatulan. Gayunpaman, ay nais kong magbigay ng karagdagang kaalaman hindi lamang sa pagpapakahulugan nito, kundi sa katangian at iba't-ibang pamamaraan kung paano nga ba natin, paano tayo makakagawa ng isang mahusay na paglalahad, pagsasalaysay, pangangatwiran o maging paglalarawan. Magsisimula tayo sa paglalahad o ang expository. Binigyang pagpapakahulugan ito ni Maximo 2014 bilang anyo ng diskurso kung saan ay nagpapahayag ang isang tao ng kanyang ideya, kaisipan o impormasyon batay sa kanyang kaalaman. Muli, binibigyan kong diin ang sakop ng kanyang kaalaman na kung saan ay kanyang inuorganisa ang mga impormasyong ito at ibinabahagi sa ibang mga tao nang sa gayoy magkaroon sila ng panibagong kaalaman. Dagdag pa ni Isilia 2010 o 2010, binigyan niyang katuturan ang paglalahad bilang ganap na pagkatuto ng tao. Bakit nga ba o sa anong paraan? Dahil tungo dito sa paglalahad ay nabibigyan ng oportunidad ang ibang mga tao o ang mga tao na tumuklas ng kaisipan o ideya na siyang makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan o kalinawan sa kanilang paksang itinatalakay. Dagdag pa dito ay itinuturing din itong paglalahad bilang uri ng pagpapaliwanag ng mga tao sa iba't ibang bagay na may kaugnayan sa gawain pang komunikasyon. Ibig sabihin, tungo sa mga gawain pang komunikasyon, pasalita o pasulat man, ay ipinapaliwanag niya ang iba't ibang mga bagay sa kanyang paligid. Ngayon, tumungo naman tayo sa kadahilanan kung ano nga ba ang papel ng paglalahad bilang isang diskurso.
meron tayong tatlong layunin. Una na rito ay ang makapagbigay ng impormasyon. Ibig sabihin, sa binigay kong katuturan sa inyo kanina lamang, ay mula sa imbak na kaalaman ng isang tao ay nagbibigay siya ng impormasyon sa ibang tao. At ito'y isa sa layunin ng paglalahad. Pangalawa, tumalakay o magpaliwanag ng paksa. Halimbawa na lamang dito ay ang isang sitwasyon sa isang classroom kung saan ang guro ay gumagawa o gumagamit ng paraan ng paglalahad kasi tinatalakay niya ang paksa sa isang klase. Pangatlo naman ay ang magbigyang linaw ang isang konsepto o paksa. At masasabi ko na ito'y konektado sa ikalawang layunin. Dahil kapag tayo ay nagpapaliwanag, tayo rin ay nagbibigay linaw sa isang konsepto, sa isang paksa na ating pinag-uusapan. At dadag pa rito, ang pagbibigay linaw sa isang konsepto at paksa ay makakatulong upang maunawaan ng mga tagapakinig o mambabasa ang kanilang binabasa o pinakikinggan. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang mga paraan ng paglalahad. Ito'y ibinatay sa pag-aaral ni Eshiya 2010. Ngayon, nabanggit ko nga kanina na pag sinabi natin diskurso, ito ay maaaring nasa dalawang anyo. Maaari sa pasalita o pabigkas, o maaari namang sa pasulat. Sa pagkakataong ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga paraan kung paano nga ba makagagawa ng isang epektibong paglalahad gamit ang pagsusulat. Unang-una sa lahat ay kinakailangang gawing malinaw ang paksa at sikapin malinaw din ang pagkasulat nito. Unang-una sa lahat ay kinakailangan natin pumili ng tiyak na paksa na gagamitin natin sa ating paglalahad. Dahil kung doon pa lang tayo nag-iisip kung ano nga ba yung paksang gagamitin natin sa paglalahad, no? Ang mangyayari ay walang direksyon ang ating paglalahad. At baka nga, habang tayo'y nagsusulat, ay maraming mga bagay na tayong matatalakay doon at hindi na magiging direkta at hindi magiging malinaw kung ano nga ba ang nais talaga nating pag-usapan sa ating inilalahad. Dagdag pa rito, sinabi nga na gawin ding malinaw ang pagkasulat. Hindi lamang ito tumutukoy sa handwriting nyo, kumbaga. Kundi gawing malinaw sa paraang gumamit tayo ng mga payak na salita at organisado ang ating pagkakasulat sa ating paglalahad. Dumako tayo sa pangalawa. Sinasabing gumamit daw tayo ng mga salita at pangungusap na madaling maunawaan. Sa makatwid, nangangahulugan lamang na ang paggamit ng mga malalim at matalinghagang mga salita ay hindi nangangahulugang ikatatanyag ng iyong akda. Dahil sa katunayan, mas tatangkilikin ng mga mambabasa o tagapakinig ang iyong ginagawang akda kapag ito'y kanilang naiintindihan o nauunawaan. Kahit ano pang silbi ng anumang akda o katha kung ika'y gumagamit ng mga matatalinghagang salita upang masilaw yung mga mambabasa kung mismo hindi mo talaga matamo ang ninanais mong ipaabot sa kanila. Pangatlo naman ay sikaping maging maayos ang organisasyon. Ito ay nabanggit ko sa una, di ba? Na kinakailangan kapag tayo ay sumulat ay organisado. Sa mga naging manunulat na sa campus journalism noong mga nakaraan sa kanilang sekundaryo o elementary ang taon ba, alam natin to na isa ito sa mga gabay o kumbaga rules, okay? Rules na sa pagsusulat, kailangan talaga na organisado. Dahil ito isang batayan upang maging epektibo ang iyong paglalahad. Pang-apat naman, panatilihin
magiging makatawag pansin ang simula, mayawang bahagi ang katawan at kapanapanabik ang wakas. Kasi sa simula't sa pool, kapag nakikita o nababasa natin ang isang paglalahad, kapag hindi gaano nakakakuha ng atensyon ang iyong simula, hindi na ito babasahin pa ng iyong mga mambabasa. Pangalawa, kapag hindi naman nila ito nakita na may laman ang iyong katawan, hindi na sila magpapatuloy pa para tapusin ito sa wakas. Eh ngayon, sabihin na natin nakapasakad dun sa dalawa. Maayos ang iyong naging simula, maganda yung naging simula. Maganda rin yung naging katawan mo. Paano ba kapag hindi naging maganda ang wakas mo? Wala pa rin. Kasi pagdating sa wakas, napakahalaga din nung nasa wakas. Kasi ito magbibigay ng kakintalan sa ating mga mambabasa. Ngayon, dadako tayo sa panglima. Panglima, basahin muli ang isinulat at iwasto kung kinakailangan. Marami sa atin ang nagkakamali dahil hindi na natin iwinawasto o binabasa pang muli ang ating mga ginagawa o sinusulat na paglalahad. Marahil ang iba sa atin natatakot na makita na may kamalian ang ating ginawa. Ang iba na may napapagod, nababagot kung babasahin pang muli. Ngunit sa katunayan, kinakailangan talaga ang prosesong ito. Dahil para makita natin kung may mga iba pang pagkakamali, tulad na lamang ng mga ng baybay, maling gramatika, at ng mas maging malinaw pa talaga ang ating ginagawang paglalahad. Tandaan na iba't ibang mga publikasyon, ilang mga proofreads ang ginagawa nila bago pa man nila tuluyang ilimbag ang isang akda. At ang panghuli ay ang pumili ng angkop na pamagat at isulat sa gitnang bahagi ng papel. Siguro ang nasa isip natin parati na gagawin kong interesado, nakakakuha ng atensyon ang aking pamagat, ganun. Ngunit siguraduhin pa rin na angkop ang iyong pamagat o mayuong na ito sa laman ng iyong ginawang paglalahad. At isulat ito sa gitnang bahagi ng papel, hindi sa dulo, hindi sa gilid, kundi sa gitna. Dadagdag kaalaman lamang po na huwag po tayo maglagay ng panipis sa pamagat ng ating paglalahad. Dahil po gumagamit lang tayo ng panipis sa pamagat kapag ito po ay binanggit doon na sa katawan ng isang talata. Okay? Sa pagkakataong ito ay pag-usapan natin ang bahagi, mga bahagi ng paglalahad. At ito ay batay sa kinuha kay Sky Ann 2014. Mayroon tayong tatlong bahagi pag sinabi natin paglalahad. Ito ay simula, gitna, at wakas. At alam nyo na kung ano ang mga ito. Ngunit mangyari magkaroon tayo ng karagdagang kalaman kung paano nga ba maisusulat o magkaroon tayo ng magandang simula, gitna, at wakas. Pag sinabing simula, dito nagpapasya ang ating mambabasa kung ipagpapatuloy niya ba ang pagbasa sa katawan o sa gitna hanggang sa wakas. Kinakailangan talaga na ang ating simula ay nakakataong pansin. Kinakailangan nakakaakit. Kinakailangan nakapupukaw, kailangan nakagaganya, at nakahahatak ng curiosidad. Sa madaling sabi, kapag hindi natin ito nakita sa simula ng ating akda o ng ating paglalahad, ay hindi natin makukumbinse ang ating mga mambabasa o tagapakinig na makinig pa o patuloy na tumangkilik sa ating paglalahad. Kaya mayroon tayong mga ilang halimbawa kung paano nga ba magiging maganda yung simula ng ating paglalahad. Maaring nasa paraang pagtatanong,
O nga, at sabihin, kailan pa ba mamamayan ang kalayaan sa ating lipunan? So yun, magkakaroon tayo ng curiosidad na kung ano, kailan ba? O, ganun. Meron pang maaari din sa paraang pagkukwento, pagsasalaysay. So yun, kukwento mo muna ang daloy ng isang pangyayari bago mo ilalahad ang mga importante o mahalagang detalye. Pangatlo, maaaring magsipi ka o kumuha ng ilang teksto sa isang saknong ng isang kilalang akda. Maaari ding gumamit ng siniping pahayag. Maaaring gumamit bilang simula ay ang dialogo usapan. Maaari ding makatao-pansing pangungusap. At panguli ay maaari ka rin gumamit ng tahasan o tuwirang simula. At ngayon, sa tingin ko naman, sana nga ay nakakuha talaga kayo ng ideya doon kung paano nga ba ninyo sisimulan ang inyong paglalahan. Ngayon, dumako tayo sa gitna. Hindi lamang mahalaga ang simula. Dahil mahalaga din ito, gitna o tinatawag ring katawan. Kinapalolooban kasi ito ng mga pantulong at pangunahing kaisipan. Kung kaya't napakahalagang ang mga detalye rito, ang mga impormasyong nabanggit rito ay magkakaugnay. Diba? Kailangan konektado ang bawat isa. Hindi, halimbawa, nag-uusap tayo ng patungkol sa community pantry. Pagkatapos, ang iyong mga pantulong na kaisipan ay papunta naman sa ibang balita. Halimbawa na lamang sa pag-aagawan ng South China Sea. So, napakalayo. Kinakailangan na ang isunod mo doon na pantulong na ideya ay nakakatulong sa ating pangunahing ideya. At ang panghuli ay ang wakas. Dito sa wakas, napakalaga rin na magkaroon tayo ng kakintalan sa ating mga mambabasa. Kumbaga, mag-iiwan tayo ng kaisipan sa kanila sa pagtatapos ng paglalahan. Ngunit, paano paraan nga ba? Maaari nating wakasan sa iba't ibang pamamaraan ang ating paglalahan. Maaaring buod, okay, maaari sa buod, maaaring gumawa tayo ng konklusyon, maaari tayong gumawa ng panghuhula sa maaaring susunod na pangyayari, maaaring ibalik yung suliranin na ibinahagi nung sa unang talata, maaari rin gumamit tayo ng kasabihan o siping angkop sa akda, at panghuli ay maaari din tayong gumawa ng pagtatanong o panghahamon sa ating mga mambabasa o tagapakinig. Sa pagkakataong ito ay atin namang tunghayan ang impormasyon patungkol sa mga uri ng paglalahan. Ito ay batay kay Acilia 2010. Ngayon, unang uri ng paglalahan, ang pagbibigay katuturan. Ngayon, pag sinabi natin pagbibigay katuturan, ito ay pagpapaunawa sa kalagahan ng isang bagay, tao, pangyayari, dinarama o konsepto. Hindi ko na palalaliman pa ang pagbibigay katuturan ano, kasi alam ko nang malinaw na sa inyo sa ang kahulugan ito. Basta't binibigyan lang natin ng pagpapakahulugan, pagpapahalaga ang mga bagay-bagay. Pangalawang uri ay ang pagsunod sa panuto o pamamaraan. Halimbawa na lamang ito ay ang mga sinusulat na recipe o ang mga hakbang kung paano nga ba nilalaro ang isang uri ng laro. Pangatlo ay ang pangulong tudling o editorial. Dito ay isinusulat ng isang manunulat ang kanyang opinion at maging ng isang editor ang kanyang pananaw. Pananaw sa isang napapanahong issue na nakasulat sa isang pahayagan o magazine. Pang-apat ay ang salaysay. Isang anyo ng panitikan kung saan ang manunulat ay ipinapahayag ang kanyang mga puro-puro, ang kanyang opinion, ang kanyang pananaw
na kung saan ay nakabatay din sa kanyang sariling karanasan at sa kung anong tingin niya ay ang katotohanan. Panglimang uri ng paglalahad ay ang balita. Ito ang naglalaman o nagbabahagi ng kalaman sa mga mahahalaga na papanahon na mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pang-anim naman ay ang pitak o tinatawag ring kolum. Ito ay ang ating, ito ay ating nakikita sa mga pahayagan. Ito'y naglalaman ng puro-puro o opinyon ng isang manunulat batay sa isang napapanahong isyu sa lipunan. Pang-pito naman ay ang tala. Ito'y simpleng yung mga ninanais mong gawin. Halimbawa yung to-do list. Halimbawa na lamang gagawin ko muna ay ang pag-i-interview. Pangalawa ay ang paggawa ng video. Ganon. So, yun ay ang tala. At ang panghuli ay ang ulap. Ito ay paglalahad ng kaisipan o kaalaman na nakuha, natutunan, o nasalisik mula sa binasa, narinig, nakita, o naranasan. Maaring maihugnayin natin ito yung sulating ulat, yung napapanahong ulat, so yung mga terminal report, kumbaga, so ito yung mga kumbaga natipon na mga kaalaman mula sa ating mga naobserba sa ating paligid, napakinggan, at nabasa. At ngayon, dumako na naman tayo sa limang anyo ng paglalahad. Una na riyan ay ang pag-iisa-isa sa mga hakbangin sa paggawa ng mga bagay. Ito ang paglalahad sa anyong panuto. Pangalawa ay ang pagpapaliwanag ng kahulugan ng salita o diwa o ang siyang paglalahad sa anyong pagbibigay ng katuturan. Pangatlo ay ang pagpapaliwanag ng palagay hinggil sa isang layunin. Halimbawa na lamang rito ay ang sanaysay. Ito yung paglalahad sa anyong interpretasyon. Pang-apat, ang paglalahad batay sa kalagayang pantao. Ito ay ang paglalahad sa anyong pagkilala. At ang panghuli ay ang paglalahad sa napapanahong editorial na punong-puno ng kahulugan at pahiwatig. Ito yung tinatawag na paglalahad sa anyong editorial o tuli. Ngayon, dumako tayo sa panghuling bahagi sa pag-uusap natin o pagtatalakay natin patungkol sa paglalahad o expository. Ang isa ring napakahalagang aspeto ay ang katangian ng mahusay na paglalahad. Upang magkaroon tayo ng isang mahusay na paglalahad, ay kinakailangan, una ay mayroon tayong kainawan. Kinakailangan na malinaw ang paliwanag at angkop o tama ang mga salitang ginamit natin sa ating paglalahad. Kung kaya't hiniibig sabihin na magaling ka sa paglalahad kapag tayo ay gumamit ng na mga malalalim na salita. Mas magiging maganda ang paglalahad kapag angkop at tama ang mga salitang ating ginamit. Lalo pa sa pagsulat ng sanaysay. Bakit? Dahil dito malalaman sa mga ginamit natin na mga salita ang ating layunin. Pangalawa ay ang katiyakan. Kinakailangan nakapokus lamang tayo sa ating paksang tinatalakay at tiyak na layunin ng pagpapaliwanag. Madalas, isa rin kamalian o nakakaligtaan ng ibang mga manunulat kapag sila ay naglalahad. Dahil sa napakaraming mga bagay na nais nating ibahagi, ay nakakalimutan na rin nating mag-focus sa isang paksa lamang. Kung ano talaga ang nais nating ipaabot o mensahe o nais nating malaman ng ating mga mambabasa o tagapakinig. Pangatlo, kaugnayan. Kinakailangan, sabi ko nga kanina, no, sa pag nasa katawang bahagi, kinakailangan talaga ng ating pangunahing ideya at ang mga pantulong na ideya ay magkakaugnay. At ang panghuli
ay ang diin. Binibigyang diin ang mga mahalagang kaisipang nais talakayin. At makikita natin ito sa bahaging maring nasa katawan at sa wakas. Dahil dito ay binibigyan talaga natin ng kumbaga akakintalan ang mga ating mga mambabasa at ang ating mga tagapakinig sa mensaheng nais natin iparating sa kanila. Sa punto ito ay naway nariyan pa rin kayo ano na nakikinig, nanonood sa atin dahil na sa pangalawang parte pa lang tayo ng ating pagtatalakay. At atin ang sisimulan ang paglalahad ng katuturan ng pagsasalaysay o narrative o narrative. Binigyang katuturan ang pagsasalaysay bilang pagpapahayag ng may magkakaugnay na pangyayari. Kumbaga, tinagurian din itong pagkukwento. Dahil na rin sa mga kawing-kawing na pangyayari. Ano nga ba ang maaari nating isalaysay? Una na riyan, ang sariling karanasan natin. Pangalawa ay ang mga napakinggan. Pangatlo, ang mga nabasa. At panghuli ay ang mga likhang isip. Sinasabi din na ang pagsasalaysay batay kay Esilia 2010 ay ito ang pinakamasining, pinakatanyag at tampok na paraan ng pagpapahayag. Dagdag pa rito, ito rin ay ang pinakamatandang uri ng pagpapahayag. Bakit nga ba? Kung ating maalala, ano nga ba ang pinakamatandang uri ng panitikan? Ito ay ang epiko. Ngayon, nariyan pang ibang pang mga pantikan, tulad na naman ng maikling kwento, nariyan ang mga alamat, pabula, at mga kwentong bayan. Kaya't masasabi natin na ito ang paglalahan, ito ang pinakamatanda na paraan ng pagpapahayag. Dahil na rin, maiugnay natin ito sa pagkukwento. At masasabi natin, bilang mga Filipino, tayo ay kilala para sa paraang ito, paglalahan. Dahil tayo ay hiyang, kumbaga, likas sa atin ang magkwento. Pag sinabing pagsasalaysay o paglalahad ay mayroon tayong dalawang layunin. Ang unang layunin ay ang mailahad ang mga detalye na kalakip sa isang pangyayari sa isang sistematikong kayusan. Batay yan kay Maximo 2014. Ibig sabihin, organisado, sistematiko ang ating pagkakalad sa mga pangyayari. Hindi lang basta-basta na nagpapahayag tayo, nagbabahagi tayo ng mga kaugnay na mga pangyayari sa ating pinag-uusapan. Kinakailangan rin na sistematikong na nasasaayos ang mga ito. Pangalawang layunin ay ang magkwento ng mga magkakaugnay na pangyayari alang sa makulay na karanasan sa buhay. Batay yan kay Sky Ann 2014. Ngayon, bakit nga ba mahalaga itong pagsasalaysay o narrative? Dahil nga, batay pa nga kang Maximo 2014 ay naibabahagi natin ang ating sarili sa ating kapwa. Ang madagdagan ko lang ano, kasi kung ibabati natin sa ating kasaysayan nga, ang paglalahad ay ang pagsasalaysay, ito ay tinagurian na pinakamatandang uri ng ating pagpapahayag kung kaya't ito ay napakahalaga sa ating kultura bilang Filipino. Dagdag pa rito, ang ating mga ibinabanggit ng mga mahahalagang detalye ay magiging gabay ito sa ating mga audience, kumbaga maaari sa ating mga tagapakinig, sa ating mga mambabasa, magiging gabay nila ang mga pangyayaring ating ibinabahagi, mangyayari sa mismo sarili nating karanasan, sa ating naobserban sa ating paligid, sa ating mga napakinggan, at sa mismong salipunang ating ginagalawan. Hindi lamang ang paglalahad ay may uri.
Ngunit pati rin ang pagsasalaysay ay mayroon ding sariling kanyang uri. Una ay ang pagsasalaysay ng totoo. Ibig sabihin, tayo'y nagsasalaysay base o batay sa totoo, tiyak at tunay na pangyayari. Ibig sabihin, maaari natin itong ikonekta sa mga documentation o dokumentasyon na usahan ang isang tao ay nagbabahagi ng tunay na pangyayari. Pangalawa namang uri ng pagsasalaysay, ang pagsasalaysay na likhang isip. Ibig sabihin, ito yung mga kinabibilangan ng mga mito, parabola, maikling kwento at nobela. Sa madaling sabi, pag sinabing likhang isip, ay gawa lamang ng ating imahinasyon. Okay? Maaari natin itong ikonekta sa nagawa nating pananaliksik sa wika, kung saan ay tayo ay sumangguni sa ating mga katutubo ng mga mandaya o kagan, tayo nagtanong-tanong patungkol sa kanilang mga uman-uman at ang mga binigay nila na pagsasalaysay patungkol sa mga maikling kwento, mga pabula, mito at iba pa. Ang uri ng pagsasalaysay na iyon ay pagsasalaysay na likhang isip. At ang panghuling uri ng pagsasalaysay, ang pananaw na pagsasalaysay. Nagsasaad ng personal na kaugnayan ng tagapagsalaysay sa kanyang ikinukwento. Halimbawa na lamang rito ay yaong ginawa kong pananaliksik nung tayo ay nasa unang taon pa lamang ay ang sa research natin, kumbaga ito ay maiugnay natin sa impormante na ibinabahagi ang kanyang karanasan patungkol sa mga nangyari sa kanya sa Mar Shalom. Pag-usapan naman natin ang mga katangian ng pagsasalaysay mula kay Ecilia 2010. Paano nga ba tayo magkakaroon ng isang mahusay na pagsasalaysay? At mayroon lamang tayo limang bagay na pakakatandaan. Una riyan ay ang pamagat. Kinakailangan ang pamagat natin ay maikli, original, kapanapanabik, at napapanahon. Hindi nyo kailangan ang inyong pamagat ay aabot na halos ng isang pangungusap. Isang salita lang ay sapat na. Kung sa tingin mo isang salitang yaon ay makakakuha na ng atensyon ng inyong mambabasa, then yun, gawin mo yung pamagat mo. Pangalawa, kinakailangan original. Ngayon, may nabasa kang isang akda na napakasikat. Ngayon, kinalaunan ay nakalimutan ito. Gayunpaman, ay huwag mo itong gayahin upang maging tanyag lamang ang iyong ginagawang pagsasalaysay. Kinakailangan din kapanapanabik at napapanahon ang ating pinipiling pamagat. Kung maaari, ay gumamit din tayo ng kasalukuyang wika. Okay? Pangalawa, ay mahalaga ang paksa o diwa. Sa kairami-rami ng mga isinasalaysay ngayon, kaya napakahalaga ang pinipili nating mahalaga ang paksa o diwa natin. Nasa gayon, ito ang magiging motibasyon ng ating mga mambabasa o tagapakinig na ibibigay nila ang kanilang atensyon sa atin. Pangatlo, maayos dapat at di paligoy-ligoy ang pagkakasunod ng mga pangyayari. Ibig sabihin ay mayroong iisang direksyon ang iyong pagsasalaysay. At kinakailangan malinaw ang takbo ng mga pangyayari. Pang-apat ay kaakit-akit sa simula. Kaya nabibahagi ko na kanina, no, na kinakailangan talaga sa simula ay nakakakuha ito ng atensyon at kaangkit-angkit sa ating mga mambabasa upang patuloy nila itong basahin. Panglima ay may kasiyasiyang wakas. Ibig sabihin, hindi lamang, hindi sa lahat ng panahon na halimbawa ang isang pagsasalaysay ay may malungkot na pagtatapos, ngunit
masasabi natin may kasiyasiyang wakas pa rin ito dahil ay nabigyan ng kasagutan o resolusyon ang suliranin o pangyayari na sa loob ng isang pagsasalaysay. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga hakbang sa pagsulat ng isang salaysay. Ito ay nakabatay sa hakbang na ibinahagi sa atin ni Celia 2010. Una dyan ay ang pagpili ng paksa. Kinakailangan isaalang-alang natin ang pagpili ng ating paksa. Dahil ito ang unang mahalagang bahagi sa pagsulat ng isang salaysay. Kinakailangan sa pagpili ng paksa ay ito ay maganda at kawili-wili. Bukod dito ay mahalaga rin na ang inyong mga paksa ay napapanahon na kung saan ay sa pagkita pa lang ng isang mambabasa o tagapakinig ay malalaman nila na mayroon itong kabuluhan o kapakipakinabang ito sa kanilang buhay. Sa pagpili ng paksa ay mayroon din tayong kinakailangang isa alang-alang. Una dyan ay ang kawilihan ng paksa. Sinasabi nga na ang paksa ay kinakailangang likas na napapanahon. May mayamang damdaming pantao. Halimbawa na lamang dito ay ang talakayan o ang issue ngayon patungkol sa community pantry, kung saan ay napapanahon at may damdaming pantao. Kinakailangan sa kawilihan ng paksa ay mayroon tayong kapanak-panabik na kasakdulan at naiibang tunggalian. At may hahambing natin ito sa mga telenovelang nakikita natin sa Korean dramas. Diba? Kung ating matatandaan, ay kakaiba talaga ang kanilang mga kasukdulan. Hindi natin inaasahan, yun ang mangyayari. At may malinaw at maayos na paglalarawan sa mga tauhan at tagpuan. Sa isang paksa, o kawilihan ng paksa, nawiwili ang tao sa isang paksa dahil na rin sa paglalarawan ng isang manunulat o ng isang mananalaysay sa mga tauhan at tagpuan sa isang kwento. Halimbawa na lamang, kung sabihin natin na ang bida sa iyong pagsasalaysay ay isang pulis, kinakailangan talaga na sa kilos pagsasalita niya sa kanyang panlabas na kanyuan, siya talaga ay isang magiting na pulis. At hindi natin mapagkakamalan na siya lamang ay ordinaryong pulis. Masasabi rin natin na kinakailangan ng may mayamang o magandang paglalarawan sa tagpuan. Dahil tungo dito ay mas naging kapanapanabik ang ating pagbabasa at pakikinig sa mga pangyayari. Pangalawa ay kinakailangan na mayroon tayong sapat na kagamitan. O ang mga may magkaroon tayo ng mga sapat na mapagkukunan ng datos. Dahil nga kanina, kung ating babalikan ang uri ng pasalaysay, meron tayong pasalaysay na totoo. Kung ibabase natin ang pagsasalaysay doon, ay kinakailangan talaga na meron tayong sapat na mapagkukunan na kredibilidad. May kredibilidad na impormasyon. Pangatlo ay kakayahang pansarili. Ibig sabihin, ang pagpili ng paksa ay naaayon din sa kahusayan at hilig ng manunulat. Huwag tayo pumasok sa mga bagay na hindi naman tayo sigurado at pamilyar. Ibig sabihin, bago tayo gumawa ng pagsasalaysay sa tuukol sa isang paksa, siguraduhin muna ito ay naaayon sa iyong kakayahan. Bilang isang manunulat at kung mayroon ka nga bang sapat na kaalaman patungkol dito. Pang-apat ay tiyak na panahon o buong. Ibig sabihin ay mayroong malinaw at masining na paglalarawan ng panahon at buong na pinangyarihan nito.
Sa isang pagsasalaysay ay mas naging kapanapanabik ang takbo ng mga pangyayari no, yung pakiramdam ba na ayaw na natin tantanan pa ang takbo ng kwento dahil na rin sa ganda ng takbo at paglalarawan ng mga panahon at buok. Halimbawa na lamang sa isang eksena kung saan ay may nagbabarilan. Ngayon kung nakakabagot naman yung paglalarawan mo sa mga nagaganap doon, kung saan nangyayari ang mga patayan o yung barilan, aba, di ka na aasa pa na babasahin ito patuloy ng iyong mga mambabasa o di naman kayo ng iyong mga tagapakinig. Dahil sila ay there are after four, kumbaga, sa magandang takbo, sa magandang paglalarawan, yung pakiramdam ba na nandoon din sila nakakasaksi sa mga pangyayari. Panglima ay kilalanin na yung ang mga mambabasa. Sumusulat ang tao hindi para lamang sa pansariling kakayahan, kundi para din sa kanyang mga mambabasa. Sumusulat ang mga manunulat hindi lamang para mapahusay ang galing niya, ang kanyang kakayahan sa pagsusulat, kundi sumusulat din siya para sa kanyang mga mambabasa, para sa kapakinabangan ng kanyang mga mambabasa na mayroon siya makukuhang mga impormasyon. Ngayon, dadako tayo sa katanungang saan nga ba tayo makakakuha ng paksa? Una, sa mismong sarili nating karanasan, maaaring dito mag-uugat ang ating isasalaysay. Ibig sabihin, ito yung pinakamadali at pinakadetalyadong paraan ng pagsasalaysay ng isang tao. Kung ating ipakakatandaan, kung tayo ay nakikipag usap sa ating kaibigan na matagal na natin hindi nakita sa ilang taon, maaari tayong magsalaysay sa kanya sa lahat ng mga pangyayari na ganap sa atin sa mga nagdaang taon. At ito yon, pinakamadali dahil kabisado mo ang lahat ng mga pangyayari at pinakadetalyado kasi sa lahat ng mga pangyayari yon, ikaw mismo sa sarili mo ang nakasaksi at ikaw at tanging sarili mo lang ang alam ang lahat ng mga pangyayari. Pangalawa, narinig o napakinggan sa iba. Maaaring usapan ng mga tao tungkol sa isang pinagtatalunang issue, mga balita sa radyo o telebisyon. Halimbawa na lamang ay narinig natin na yung pamilyang ito, ang pamilya ni Gonzales, halimbawa ang pamilyang Gonzales ay napakakilala. At kamakailan lamang ay narinig nila o usap-usapan na nasangkot ang kanilang pamilya sa droga. Maaari ito, maiugnay natin na mapagkukunan natin ng pagsa bilang talamak o ang paglaganap ng droga sa ating lungsod dulot na rin sa mga kilalang mga katauhan o mga tao dito sa ating lipunan. Pangatlo, nabasa o napanood. Mga palabas sa sine, telebisyon, dulang pang teatro at iba pa. Ibig sabihin, kapag mayroon tayong nasaksihan, nakita na mga palabas, maaari din natin itong panghugutan ng ating paksa sa ating pagsasalaysay. Pang-apat ay likhang isip. Ibig sabihin ay mula sa ating imahinasyon. Katotohanan man o ilusyon ay makakalikha ng isang salaysay. Kaya maaari natin itong maiugnay sa nobela. Dahil ang nobela ay maaaring katotohanan o maaari ding tang imahinasyon lamang. Panglima ay isa panaginip o pangarap. Ang mga panaginip at hangarin natin bilang mga tao ay maaari ring maging batayan ng pagbuo ng salaysay. Madalas kapag tayo ay nananaginip sa ating pagtulog,
pagising natin sa umaga ay nag-uugat ito upang tayo ay magsalaysay sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya. Isa itong magandang halimbawa. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng matayog na pangarap. Maaari din itong maging isang paksa ng ating salaysay. Pag-usapan naman natin ang mahalagang kasangkapan sa pagsulat ng isang magandang salaysay. Ano nga ba yung mga, kumbaga, recipe o mga recados para maging isang magandang salaysay ang ating binubuong ang ating binubuong narrative. Kinakailangan ang tema. Pag sinabing tema, ito yaong kung mayroon nga bang kabuluhan sa kinakuukulan ang ating ginagawang salaysay. Maaaring nakuha natin ito o ang tema ay nakapokus sa pakikinig, bumabasa o sa mga nanonood. Pangalawa ay ang tauhan. Mahalaga ang tauhan sa isang salaysay. Dahil sila ang tauhan ang nag-iisip at kumikilos sa kwento, kumbaga silang nagpapatakbo sa isang salaysay. Pangatlo ay ang aksyon o pangyayari. Dito nakasalalay ang kinakapitan ng mga mambabasa, manonood at ng mga tagapakinig para mabuo ang isang kwento. Pang-apat ay ang tagpuan o ang pook at panahon na pinangyarihan ng salaysay. At ang panghuli ay ang himig. Ang himig ay ang siyang kung paano nga ba isinasalaysay ng mananalaysay ang isang pangyayari o anumang material na naaayon sa kagustuhang mangyari ng isang tagapagsalaysay. Dadako tayo sa mga bahagi ng salaysay o kwento. Mayroon tayong limang bahagi. Una ay ang simula. Pangalawa ay ang tunggalian. Pag sinabing tunggalian sa isang salaysay, ay mayroon tayong tatlong uri. Maaaring ito'y tauhan laban sa ibang tauhan sa kwento. Pangalawa, tauhan laban sa sarili. At ang pangatlo ay ang tauhan laban sa kapaligiran o kalikasan. Pangatlong bahagi ay ang kasukdulan o ang tuktok ng mga pangyayari sa loob ng kwento. Panglima ay ang pang-apat ay ang kakalasan, ibig sabihin pababang aksyon, papunta na tayo sa pagtatapos ng isang salaysay. At ang panghuli ay ang wakas, kung saan dito natatapos ang mga tunggalian, nagkakaroon tayo ng resolusyon na ipapahayag ang mahalagang kaisipan o mensahe sa ginawang pagsasalaysay o kwento. Pag-usapan natin ang anyo ng salaysay, na kung saan ito ay binatay kay Isilia 2010. Pag sinabing anyo, mayroon tayong siyam na anyo ng pagsasalaysay. Una na riyan, ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitika na nagbibigay sa atin ng kakintalan sa isip, no? Sa pamamagitan ng paglalahad ng mahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan. Pangalawa ay ang tulang pasalaysay. Dito ay patuloy ang pagsasalaysay ng mga pangyayari na kung saan tayo ay gumagamit ng mga matalinghagang salita. Pangatlo naman ay ang dulang pandulaan. Ito ay nagbibigay din sa mga kilos ng mga tauhan. At ang kanilang panlabas na kanyuan, kasama na riyan yung mga pananamit nila, ang kanilang buhok, at mga gagamiting mga kagamitan sa bawat tampo. Apang-apat ay ang nobela. Ang nobela ay alam naman natin ay nahahati sa maraming mga kabanata at ito'y puno ng mga masasalimuot na mga pangyayari. Panglima naman ay anekdota. Ito ay
pagsasalaysay batay sa tunay na pangyayari na may halong katatawanan. At sa gano ay ano ba, sa pag ano rin pagsulat ng anekdota, tayo rin ay nakakakuha ng aral. Okay? Aral. Pang-anim ay alamat. Sa alamat ay ito ay pinag-uusapan, sinasalaysay dito ang mga pinagbulan ng isang bagay. Pang-pito ay talambuhay o talaan ng buhay. Ito ay pagsasalaysay sa naganap ng sa buhay ng tao mula sa simula ng kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Pang-walo ay kasaysayan. Ito ay pagsasalaysay sa mga maghahalagang pangyayari na naganap sa isang tao, buong o maging sa buong bansa. At ang panghuli ay tala ng paglalakbay o yung tinatawag nating travelogue. So ito ay pagsasalaysay sa pakikipagsapalaran, pagbabiyahe o paglalakbay sa ibang lugar ng grupo ng tao o ng tao. At ang panghuli ay pag-usapan natin ang mga uri ng salaysay. Meron tayong kwento ng tauhan, kwento ng tagpuan, at kwento ng paghay. Pag sinabi natin kwento ng tauhan, ito ang kwento ay binibigyang halaga dito ang kilos, yung pananalita, at kaisipan ng isang tauhan. Pag sinabi naman natin kwento ng tagpuan, ay binibigyan natin diin ang lugar na pinangyayarihan sa kwento. At ang panghuli, pag sinabi natin kwento ng banghay, ay binibigyan natin pagpapahalaga sa kwento ang mga makabuluhang pangyayari at kalagayang ginagalawan ng mga tauhan sa kwento. At sana'y nariyan pa rin kayo ano, dahil sa pagkakataong ito ay pag-uusapan na natin ang pangatlong anyo, pamamaraan ng diskurso, ang paglalarawan o descriptive o descriptive. Bigyan natin pagpapakahulugan kung ano nga ba ang paglalarawan. Ito ay may layong ipakita ang anyo o magbigay pagkakaiba at pagkakatulad ng tao, bagay, hayop at iba pa sa mga kauri nito. Dagdag pa rito ay binigyang pagpapakahulugan rin ni Dairit 2015 na ang paglalarawan ay pagpapahayag ng sapat na detalye o katangian sa isang tao, na isang damdamin, ng isang puok. At sinasabi rin na ang paglalarawan ay pagbibigay buhay sa isang kaisipan, sa damdamin at bagay. Ang paglalarawan o descriptive din ay binigyang kahulugan bilang pagbibigay ng malinaw na imahe ng isang tao, bagay, puok, damdamin o teorya. Dagdag pa rito ay binigyang katuturan din ito bilang pagpapakita ng katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari na siyang ating nakikita, naririnig at nararamdaman. Batay ito sa sinabi ni Ecelia 2010. Panghuli, ang paglalarawan ay ginagamitan ito ng makulay, mahuhugis at maaanyo at iba pang mapandamang pananalita. Ibig sabihin, mapandamang pananalita ay naaamoy, nalalasahan, nakikita, naririnig at nararamdaman. Mayroon tayong iba't ibang layunin kapag sinabi natin o ginagamit natin ang paglalarawan bilang anyo ng diskurso. Una na riyan ay ang makalikha ng imahe sa isipan ng ating mga mambabasa. Ayon pa nga, kay Maximo 2014, nang sa gayoy, maparanas ng manunulat sa kanyang mga mambabasa ang mga pangyayari. Halimbawa na lamang ay ang paglalarawan ng puok pasyalan na hindi pa napupuntahan ng mga mambabasa. Pangalawang layunin ay ang makapagpamalas sa isip ng tagapakinig o ng mga mambabasa na isang malinaw at buong larawan.
Pangatlong layunin ay ang makapagbigay ng impormasyon. Kung ating matatandaan sa pagbibigay kahulugan, sa paglalarawan, ito ay pagbibigay detalye sa katangian ng isang tao, damdamin, pook o pangyayari. So, ibig sabihin lamang ay nagbibigay tayo ng impormasyon kung ano nga ba yung imahe ng ating nais iparating. Pang-apat ay ang makapukaw ng damdamin o makapanggising ng damdamin. At maidagdag ko lang ano para din sa ano layunin na sa pagbabahagi ng paglalarawan ay maikonekta din natin ito sa pagsasalaysay. Ngunit huwag po tayong maguluhan sa kaibahan ng paglalarawan at pagsasalaysay. Pag sinabing paglalarawan ay ating talagang nilalarawan ang iba't ibang kaanyuan. Halimbawa na lamang sa isang tao, nilalarawan natin ang kanyang physical na kaanyuan o maaaring sa kanyang konkreto o abstract o yung panloob ng isang tao. Pag-usapan natin kung sa papaanong paraan nga ba ay magkakaroon tayo ng isang mahusay na paglalarawan. At ito ay binahagi sa atin ni Detuya 2013. Unang-una, upang magkaroon tayo ng isang mahusay na paglalarawan, ay may tiyak at kawili-wili tayong paksa. Hindi ko na dadagdagan pa ito kasi alam inaibahagi ko naman sa inyo ang patungkol sa paksa. Pangalawa ay gumamit tayo ng wasto at angkop na pananalita. Kasi sa paglalarawan, kapag hindi tayo gumamit ng wasto at angkop na pananalita, para bang hindi naman naiugnay talaga. Hindi talaga mauunawaan ng ating mga mamba basta ang ating nais iparating kung hindi angkop ang ating ginagamit na mga paglalarawan sa ating mga tauhan. Halimbawa na lamang, kung ating tauhan ay isang chef o mahusay na tagapagluto, paano naman kung ilalarawan mo siya na magaling siyang lumaban? Diba? Hindi siya magkakaugnay. Kaya mangyaring gumamit tayo ng angkop na salita na iugnay o ilalarawan natin sa kanila. Pangatlo ay malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita. At pang-apat isinasaalang-alang ang pagpili ng sariling pananaw sa paglalarawan. Mayroon tayong iba't ibang pananaw na ginagamit o magagamit sa paglalarawan. Una na riyan ay ang distansya sa bagay na nilalarawan gaya ng agwat o layo. Pangalawa, kung nasa loob ba siya o sa labas. Pangatlo ay ayon na rin sa sariling palagay o damdamin na naglalarawan, bunga ng kanyang karanasan o maging karanasan ng ibang tao. At ang panghuli ay pumupukaw. Mayroon pa palang karagdagan, ano? Panglima, pumupukaw ng higit sa isang pandamdam, paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at panpanala. Okay, dito ay hindi lamang nakabase sa isang pandamdam natin, kundi sa lahat ng ating mga pandamdam ay nahihimok tayo, ay nagkakaroon ng kapukawan sa ating mga pandamdam. Pang-anim ay mayroon tayong kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan. Ibig sabihin, sa huli, sa lahat ng ating mga inilalarawan sa ating tauhan, sa tagpuan, sa mga nangyayari sa kwento, ay kinakailangan magkakaugnay pa rin ito. At panghuli ay may tiyak na layunin sa paglalarawan. Siguraduhin, bago pa man tayo sumulat ng isang diskurso, ay alam natin ang ating layunin. Kung tayo nga ba ay naglalarawan, kung tayo nga ba ay nagsasalaysay, kung tayo ba naman ay naglalahad. At sa pagkakataong ito, ay alamin natin kung ano nga ba yung iba't ibang uri ng paglalarawan. Ito ay pinagsamang mga
detalye at kaalaman nila Direct 2,005 at Sky Ann 2,004. Unang-una, pangkaraniwang paglalarawan. Ibig sabihin ay may tamang kabatiran lamang ang inilalarawan. Hindi ito naglalaman ng damdamin at kuro-kuro. Ibig sabihin, nakabase ito sa objetibong paglalarawan. Gumagamit dito ng pangkaraniwang lamang na paglalarawan. Halimbawa, maganda, mga salitang maayos at malinis. At ito rin yung pag-uri ng paglalarawan na purong pangkaalaman at detalye ang isinasambit. Dito tayo sa pangalawang uri, ang konkretong paglalarawan. Ibig sabihin, naglalarawan tayo ng literal. At ang ginagamit dito na paglalarawan ay halimbawa na lamang ay ang madalas natin na nababanggit na mga salita. At ang panghuli ay ang masinim na paglalarawan. Ang ibig sabihin ay pinapagalaw nito ang ating guni-guni sa pagbasa sa o maging sa pakikinig. Meron tayong tinatawag rin na sa masining na paglalarawan, sa ilalim nito ay ang abstraktikong paglalarawan. Dito ay ating matatagpuan kung paano nga ba nilalarawan ang isang tao o yung at ang maging yung paglalarawan sa damdamin, paglalarawan sa bagay. Halimbawa na lamang sa abstraktikong paglalarawan sa tao. Sapagkat si Susana ay mukhang anghel ng kagandahan sa kanya. Ibig sabihin ay atin siyang ay nilalarawan natin ang kagandahan niya na para bang isang anghel na napakaganda. Pangalawa, pag nilalarawan natin sa abstraktikong paglalarawan ang damdamin, halimbawa, punong-puno ng nakakatakot na larawan ang kanyang ulo. Ibig sabihin ay napakaraming pumapasok sa kanyang imahinasyon na napaka hindi maganda yung mga imaheng pumapasok sa kanyang isipan. Pangatlo, abstraktikong paglalarawan sa bagay. Halimbawa, ang dambuhalang makinang iyon ay waring isang kapangyarihang nalalamon. Ibig sabihin, napakalakas ng makinang iyon. Pang-apat naman ay paglalarawan ng tanawin o lugar. Halimbawa na lamang ito ay liwayway, ay tila nga naman nag-aanyayang kung paano ang bahay na malaki. Balot ng lumot sa bubong ay tila nagliliwanag, pati ang kurtinang gagalaw-galaw sa marahang simoy na hangin ay tila kumakaway. Diba? Ang ganda. Ang ganda rin ng masining na paglalarawan o ang abstraktikong paglalarawan sa bagay, sa tao, maging sa damdamin. May dagdag lang din natin na sa abstraktikong paglalarawan ay inaaniban ito ng mga idiomatikong paglalarawan. Ibig sabihin na hindi literal ang ating paglalarawan sa mga bagay. Gumagamit tayo ng mga matatalinghagang salita o hindi o di kaya hindi direkta ang ating paglalarawan sa mga sa tao, sa bagay, pangyayari o damdamin. Sa masinim na paglalarawan ay iniiba natin yung paglarawan sa pandama, sa paghahambing, ang paggamit ng mga salita at ang pagtatampis. Sa pandama ay ang mga pananalita ay nararamdaman yung panlasa. At ang paghahambing ay naihahambing o natutulad natin o nagkakaroon ng pagwawangis sa paglilinaw ng mga bagay na nilalarawan. Pangatlo, sa pagpili ng mga salita o paggamit ng mga salita ay idiomatic ko ito sa nabanggit ko nga kanina. At ang panghuli, pagtatambis ay gumagamit tayo ng mga sawikain o kawikaan bilang popular na idiomatikong bukang bibig. Ngayon, dumako tayo sa panghuli. Panghuling anyo o pamamaraan ng diskurso. Ang tinatawag nating pangangatwiran o argumentative.
binigyang pagpapakulugan ito ni Arrogante bilang katotohanan o ang pagpapatibay sa pinapatunayan sa pamamagitan ng rason o katuwiran. Ibig sabihin ay meron tayong pinapanindigan kung ano ang katotohanan at ang ating dahilan. Pangalawa, ito rin ay binigyang pagpapakahulugan bilang pagbibigay ng isang sapat at matibay na pagpapaliwanag sa isang isyu o panig upang tayo ay makahikayat o makainganyo sa ating mga mambabasa o di naman kayo sa ating mga tagapakinig. Halimbawa na lamang sa isang debate kung saan tayo ay nagbibigay ng sapat na kaalaman sa ating mga mambabasa, gayunpaman ay mayroon tayong layuning manghikayat sa ating mga tagapakinig. Ito rin ay binigyang pagpapakahulugan ni Badayos bilang isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang panukala ay maging katanggap-tanggap. Ibig sabihin, tayo ay nangangatwiran sa isang bagay, sa isang partikular na paksa, nang sa gayon, ito'y maging katanggap-tanggap sa lipunan o sa mga tao hindi naniniwala rito. Ito rin ay tinaguriang isang sining, isang agham, at isang kasanayan. Ito ay isang sining sapagkat tayo ay gumagamit ng wasto, angkop at magandang pananalita upang makatulong sa ating panghihikayat. At ito rin ay maituturing ni isang agham sapagkat may prosesong dapat isaalang-alang o sundin at sistematiko ang ating pagbabahagi ng pangangatwiran. At panghuli, ito ay masasabing kasanayan dahil ang kahusayan maaaring matamo natin nang tayo ay nangangatuwiran. Pag-usapan naman natin ang layunin. Ang dalawang layunin lang ng pangangatuwiran o argumentative. Unang layunin ay ang makahikayat ng tao sa isang issue o panig. Anya pa nga kay maksimo 2014. Ibig sabihin lamang na ang pangangatwiran ay anya nga, di ba, nabibigay tayo ng sapat na ebidensya, rason o paninindigan upang tayo ay maka-impluensya at mahikayat natin ang ibang mga tao pumanig din sa ating nais patunayan. Pangalawa ay may layuning mapaniwala sa pamamagitan ng makatwirang pananalita. Ibig sabihin, gamit ang ating maganda, maayos na pananalita, ay atin silang mapapaniwala. Batay na rin sa mga nasuri at naayon na kaalaman. At yan ay ibinahagi sa atin ni Dairit 2015. Ngayon ay ating sasagutin ang katanungang bakit ka nga ba sumasagot? Bakit ka nga ba nangangatuwiran? Kung ating maalala, kapag tayo ay pinapagalitan ng ating mga magulang o ng mas nakatatanda sa atin, ay sinasabi nilang, bakit ka nga ba nangangatuwiran? Ito ang mga dahilan kung bakit nga ba na tayo ay nangangatuwiran. Una ay upang magbigyang linaw ang isang mahalagang usapin o isyo. Ibig sabihin, kapag tayo ay napagbintangan sa isang bagay, halimbawa na lamang ay kinuha mo ang isang bagay na hindi naman, tungo sa pangangatuwiran ay nabibigyan nating linaw na hindi nga tayo ang kumuha sa isang bagay. O mangyari, halimbawa na lang sa isang panayam kung saan ay pinag-akusahan ang isang politiko na siya ay nangurakot. Tungo sa pangangatuwiran ay maaari niyang mabigyang linaw ang isang isyong patungkol na ay ang isyong nauugnay sa kanya. Pangalawang dahilan kung bakit nga ba nangangatuwiran ay upang may pagtanggol ang sarili sa mali o masamang propaganda laban sa kanya. Halimbawa na lamang rito ay pinag-aakusahan ka
na ikaw ay mandarambong. Yan, okay? Mandarambong o nandao. Halimbawa na lang sa isang classroom, nandaya ka sa isang pagsusulit. Ngayon, alam mo sa iyong sarili na hindi ka nandaya. Bagkus, sila ang nandaya. Kaya tungo sa pangangatuwiran at pagpapaliwanag sa iyong sarili ay may pagtatanggol mo o may ilalay mo yung sarili sa kanilang masamang balak o masamang propaganda. Pangatlo, ay makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa ibang tao. Ang mayugnay natin dito ay ang sitwasyong debate. Ano? Tinuhon ng pink! Mayugnay din natin dito ang sitwasyong pagdedebate kung saan tayo ay nangangatuwiran at the same time sa pagkakataong rin yaon ay tayo rin ay nagbabahagi ng kaalaman. Pang-apat ay makapagpahayag ng kanyang salobin. Kaya nga tayo ay sumasagot kahit tayo ay nangangatuwiran upang may palabas ang nais natin sabihin, ang nais natin ipahayag, ang nais natin ipahiwatig sa kanyang sinasabi sa atin o sa kanyang o sa sinasabi ng tao sa atin. Panglima o at ang panghuling dahilan sa pangangatuwiran ay ang mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang kapwa. Kaya tayo ay pinagtatanggol natin ang ating sarili laban sa mga taong naniniwala sa atin, sa mga taong sumisira sa atin. Kaya nangangatuwiran tayo upang mapanatili natin ang magandang dignidad at reputasyon ng ating pagkatao. Nang sa gayon, ang magandang relasyon ay mananatili sa bawat isa. Hindi lamang kaalaman ang maaaring makuha natin sa pangangatuwiran. Dahil sa katunayan ay maaari din tayo marinig malinang sa atin ang kasanayan. Narito ang iba't ibang mga kasanayan na maaari nating malinang kapag tayo ay nangangatuwiran. Una ay ang wasto at mabilis na pag-iisip. Kapag tayo ay nasa sitwasyon ng pangangatuwiran, kinakailangan natin mabilis na pag-iisip. Dahil sa mga binabanat niya, ibinabato sa atin ng mga argumento, kinakailangan na makapagbalik rin tayo ng argumento sa kanya nang sa gayon hindi tayo matalo. Pangalawa, luhikong paghahanay ng mga kaisipan. Kinakailangan kapag tayo ay nangangatuwiran ay meron ding laman ang ating mga sinasabi. Pangatlo ay maayos at mabisang pagsasalita. Kapag tayo ay nangangatuwiran ay at talo ang yaong nauutal at talo yaong hindi nagiging malinaw ang kanyang punto ng kanyang mga argumento. Pang-apat, maingat na pagkilala at pagsusuri ng tama at maling katuwiran. Kung tayo man lang ang huhusga kung sino nga ba ang nangangatuwiran ng wasto at tama, ito ay isang kasanayan na malilinang sa atin. Ang pagsuri sa mga tao kung sa sino nga ba sa kanila ang totoong nangangatuwiran sa tama. At ang panghuling kasanayan na maaari nating malinang sa ating sarili tungo sa pangangatuwiran ay ang pagpapahalaga sa kagandahang asal. Tayo ay nangangatuwiran. Lagi natin itong tatandaan. Nangangatuwiran tayo hindi para pagtakpan ang mga kamali ang ating nagawa. Nangangatuwiran tayo upang itama ang mga maling ginagawa laban sa ating mga sarili. At para sa panghuling ating pag-uusapan patungkol sa pangangatuwiran ay tatalakayin natin ang dalawang uri ng pangangatuwiran at ang bahagi nito. Una ay ang pabuod o inductive method. Ibig sabihin ay sinisimulan natin sa particular na pangyayari
patungo sa kabuuan o pangkalahatang katotohanan. At meron nitong tatlong bahagi. Unang bahagi ay ang pangangatuwirang gumagamit ng pagtutulad. Ibig sabihin ay inilalahad ang mga magkatulad mo na nakatangian, sinusuri mo ng mga katangian, at pinalulutang ang katotohanan. Halimbawa na lamang ito. Magtayo tayo ng kooperatiba sa ating kolehiyo. Sapagkat ang kolehiyo sa kabanatuan, sila ay may kooperatiba at malaki ang napapakinabangan. Ibig sabihin, mula talaga sa yung pagkakatulad ng mga sitwasyon, kumbaga, ay nagiging paraan natin upang tayo ay gumawa ng pangangatuwiran. Kung saan dito siya sa halimbawa na nagiging batayan dito ang kolehiyo ng kabanatuan na ang sa kanilang kooperatiba na may malaki ang pakinabang. Pangalawa ay pangangatuwiran sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga pangyayari sa sanhi. Ibig sabihin ay na pinapaniwala ang may sanhi kung bakit nga ba nagaganap ang isang pangyayari. Halimbawa na lamang ay ang pagmamatuwid na kaya hindi nakapasa sa pagsusulit ang mga mag-aral ay sapagkat hindi siya nagbalik aral. Ibig sabihin lamang ay binibigyan natin ng dahilan ang lahat ng mga bagay kung bakit nga ba ito tuluyang naganap o nangyari. Halimbawa na lang, pagkabagsak ng isang mag-aral sa kanyang pag-aaral, pagbibigyan ito ng dahilan ng isang guro dahil hindi siya naman siya pumapasok sa paaralan at nagbubulakbol ito. Pangatlo, ay ang pangangatuwiran sa pamamagitan ng mga katibayan at pagpapatunay. Dito ay gumagamit tayo ng mga katibayan o ebidensya na magpapatunay sa tinutukoy na paksa o kalagayan. Halimbawa, ang pagpapamatuwid ni Lucio ang salarin sapagkat sa kanya ang nakuhang tsinelas sa tabi ng bangkay. Kaya si Lucio rin ang bakal ng sinturon niya ay pinamalo sa namatay na tagpuan sa di kalayuan sa lugar ng krimen. si Lucio ay nakagalit ng napatay. So, halimbawa din o dagdag kaalaman rito ay ang kapag nangyari ang isang krimen at isinampa sa iyo na o idiniin sa iyo na ikaw ang may gawa ay mangyaring magtipong tayo ng katibay o ebidensya na magpapatunay sa kalagayan na kung maaari ba kung ikaw ay ang may sala o hindi ang may sala. At ang panghuling method para sa pangangatuwiran ay ang tinatawag natin na selohismo o deductive method. Ito lamang ay kabaliktaran ng inductive method kung saan tayo ay nagsisimula sa pangkalahatang katotohanan patungo sa partikular na batayan o mga pangyayari. Dito sa silohismo, anya pa nga ni Dyer 2015, ano, na ang mga pangyayari ay nahahangos pamamagitan ng pagkakapit sa simulang panlahat. Ang ginagamit na pangangatuwiran dito ay pasaklaw na siyang ginagamit upang bumuo ng isang pangungunang batayan, isang pangalawang batayan at isang conclusion. Halimbawa na lamang rito ay ang lahat ng hayop ay nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay pangkalahatang katotohanan. Ang manok ay isang uri ng hayop kung gayon ang manok ay nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, ang parirala doon na ang manok ay isang uri ng hayop. Ibig sabihin na ito ay partikular na katotohanan. Kung gayon ang manok ay nilikha ng Diyos, ibig sabihin ito ay conclusion. Kung saan ay naipakita natin roon
ang tatlong bahagi ng silogismo na siyang yung pangkalahatang katotohanan, sumunod ay ang partikular na katotohanan at ang conclusion. Natapos na natin ang lahat ng anyo o pamamaraan ng diskurso at sana'y marami kayong natutunan patungkol sa ating naging talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli ay magkakaroon pa tayo ng maraming sesyon at bahagi na ng kaalaman. Ingat kayong lahat. God bless.